Talaga guys, oh. Buhaghag pag wala akong nilalagay. Like mga ganito. So alam nyo na kung ano itsura ng buhok ko. Pinatuyo ko siya ng konti. Ayan. Pinatuyo ko siya ng konti para makita ninyo. Buhaghag pa ito guys, lalo na paggising ko sa umaga. Back to my channel. And for today's video guys, gusto kong i-share sa inyo kung paano tayo at kung paano ang inyong buhok na hindi magiging buhaghag. So if your hair is messy, watch this kasi ituturo ko sa inyo guys kung paano at ano ang tips ko para hindi siya buhaghag kasi marami akong nakikita na mga kulot ang buhok, sobrang buhaghag. So ito ang una natin gagawin. Kailangan nating maligo. So, maligo tayo at tayo para ay naliligo na. Ayan, naligo na tayo, guys. Tayo nito, guys, kailangan talaga is medyo basa-basa ng konti. Huwag yung sobrang dry na naglagay kayo kasi ito ay medyo ano to siya, sobrang didikit sa buhok mo. So, suklayin ko muna yung buhok ko. Suklayin natin at ipapakita ako sa inyo. At saka guys, pag nagsuklay kayo, kailangan ninyong gumamit ng malaking suklay. Hindi ito, wag kang gumamit ng suklay na ganito. Wag kayong gumamit sa suklay na sobrang ano, ayong ganito lang. Ayan, yung ganito hindi maganda. Kailangan pagkulot ang buhok, kailangan malalaki. Minsan hindi ako nasusuklay, ganito lang. Ganito lang, kamay ko lang, or ito. So, make sure na meron kayong suklay na malalaki. So, guys, nakita ninyo ang aking buhok. Ito yung buhok ko talaga, guys. Oh. Buhaghag pag wala akong nilalagay. Like mga ganito. So alam nyo na kung ano itsura ng buhok ko. Pinatuyo ko siya ng konti. Ayan. Pinatuyo ko siya ng konti para makita ninyo. Buhaghag pa ito guys, lalo na paggising ko sa umaga. Sobrang buhaghag. So gusto ko ipakita sa inyo. Ayan. Sobrang buhaghag. So ituro ko lang sa inyo kung paano siya ano, magiging para siyang spiral, para siyang noodles. So, wait and see. So, dahil gusto ko nang ilagay yung aking mousse ngayon para makita ninyo. So, start na tayo. Pili lang ako kung anong gusto ko. So, ito ang gusto ko para ano siya. Kasi maganda sa buhok ito, guys. Para sa buhok na para mag as in ang kulot niya is talagang curl. So, kasi kulot ang buhok ko simula bata pa at ganito ang itsura natin pag lumabas para tayong nasiraan ng loob. Pag lumabas tayo, di ba? Pag ganito, ang pangit, no? So, kailangan natin. Ang init kasi, ang init, sobrang init ngayon. So, gagamitin natin to ngayon. Kuha tayo ng konti. Lagyan natin sa ating buhok. Oh my God. Mag-ingat tayo para hindi natin malagyan ng ating bibig. So, kailangan ayusin natin pagkalagay. Ayusin natin. Kunti pa kasi hindi pa ako kontento kasi na siya eh. So, hindi ko 'to sa ginagamit guys pag araw-araw. Hindi. Kasi pag araw-araw, hindi naman maganda sa akin kasi magtitigas naman ito. Hindi siya masyadong tigas pero malambot siya na may naghuhold ng yung buhok. So pag hinuhold niya, as in, ang ganda tingnan. So, pag sa bahay tayo, oil lang tayo. Natural na oil, baby oil. O, bahala ka na kung ano ang gusto mong ilagay sa iyong buhok. So,
So, kailangan pagkalagay natin, huwag natin yun siyang anuhin. Ganun lang. So, pagka nalagay mo na yan, guys, iganon-ganon mo lang siya, oh. Yan. Parang hawakan mo siya. Yan. Iganon-ganon mo lang. Tapos sa likod tayo. Kailangan. Ganyan, ganyan lang. So, para yung buhok mo mo, ayan. Ayan, nag-start na siya, guys. Ayan, nag-start na ang kulot. Bumalik na sa kulot. Ayan. Yung kulot kasi natin, pag wala kang ilalagay, ang pangit, my gosh. Ayan. Kahit mahanginan pa yan dyan, kahit bagyuhin pa ito, hindi na buhaghag kasi may nag-hold na. Ayan. So, mamaya pagka sobrang tuyo na siya, ibibidyo ko rin. Mamaya. Mamaya, is medyo natuyo na ang ating mousse, ating buhok. Ayan, ang ating hair. Bidal Sasson, Bidal Sasson, and Lissy Stephanie. Very nice for my hair. So, just try this next time if you are at home. Okay? So, until here, guys, and see you for my next vlog. And don't forget to subscribe, like, comment, and share my video if you like. Kasi gusto kong i-share lang ang aking daily na mga ginagamit sa aking hair. So, until here, see you next time. Bye-bye!